Ito ang babala ni Chairman Ronald Roscain na namumuno sa Community Affairs Office ng pamahalaang lungsod ng Binian sa halos 300 inaresto dahil sa paglabag sa quarantine hours. Ngunit agad nilinaw ni Roscain na wala siyang masamang balak sa kanyang sinabi. Kung sakaling sila po'y uulit pa sa kanilang ginawa, yung pong sementeryo ho natin ay ating pong palilinis sa kanila. Kasi marami ho doon mga bakanting lote, may mga damo, mayroon ho mga tiyong dahon. Yun po ang gagawin na lilinisin po nila yung ating sementeryo. In fact, mayroon ho kami mga karet, may mga gamit na ho kami para ho yun ang kanilang activity. Ngayon. Kabilang sa mga hinuli ay naaktuhan na nagsusugal at nagiinuman pa habang umiiral ang quarantine hours nung nakaraang Biyernes. May mga nahuli din na mga matatanda at minor de edad, ngunit sila ay pinauwi na lang. Matapos silang harapin ni Mayor Armand Dimagila ay pinatawad na rin ang mga nahuli at hindi na paglilinisin sa sementeryo at ilog. Gayun din, hindi na rin itutuloy ang pagtatanim nila sa organic farm ng pamahalang lungsod. Paliwanag ng alkalde. Actually kasi nangyari, sobrang dami. Initially, 300 plus yan, gawa na may mga minors pa. No? Tapos, this is actually their third day. Pangatlong araw na nila yan dyan. Siyempre, papakainin ng city yan. Tapos, before yung araw na yon, yung first day nila, chineka pa sila ng mga doktor natin. So you could see yung problema ang ibinibigay din sa atin ng mga taong ito. Kasi SOP yun eh. Kinakailangan i-check up sila, no? Tapos, yun nga, kanina nakita ko nag-aalmusal. Nakakaawa mga tao na ang gusto nung kapulisan, pagpiyansahin. Alam naman natin na sa panahong ito, magpapiyansa pa ba mga tao? So, kinukasap ko sa Piskal, anong pwede natin gawin dito? Yung maging compassionate naman tayo. Anong, this is their third day. Hindi nakakaligo, hindi nakaka-toothbrush, no? Tapos nakaupo lang, tapos minsan nga dikit-dikit pa, 'di ba? Kaya nga pinabago ko pwesto nila ngayon. Ngunit paglilinaw ni Dimagila, tuloy pa rin ang mga kaso ng mga nahuli. Ang ano ni Piskal, sige, Mayor, release natin for further investigation. Pero may kaso sila. May kaso sila. So, after ng COVID, ipapatawag sila ng Piskalya. Para i-continue yung hearing, preliminary investigation. Pero ipare-release muna nga daw ni Piskal for further investigation. Dahil nga, unang-una, syempre, the city could not afford to have, let's say mamayang gabi, manguhuli uli, let's say madagdagan ng 50 or 100, wala na tayong paglalagyan. Ngunit babala ng alkalde kapag muling nahuli ang kanyang mga pinatawad. Pero yung mga delinquent, let's say pangalawa na, pangatlo na, ano? Hindi na, dyan na kayo. Mag-post kayo ng bail. Hindi namin kayo palalabasin talaga. Nabanggit din ng mga opisyal na sa pag-iikot niya ng Linggo ng gabi sa ilang barangay sa lungsod ay napansin niya na wala na talagang mga pasaway at tambay. Alam niyo epekto? Kagabi, nag-ikot ako 8:30 ng gabi. Walang tao sa labas, sa lahat ng barangay. Siguro nakalimang barangay ako nang ikot kagabi. Itong sa bayan, San Francisco, San Vicente, walang katao-tao. Ito, kasi nakita nila eh. Kasi halos lahat ng barangay, nakunan eh. So, alam nila, 3 days nang hindi umuwi. So, natatakot na rin ng mga tao. Babala pa rin ang opisyal na itutuloy nila ang ronda. Ngunit ipaubaya na lang niya sa mga barangay ang mga mahuhuli para mas maasikaso ng City Hall ang mas mahalagang bagay. Diretso ang operation, then community service sila ngayon. Magko-community. Pero inaano ko nga na ang mga kapitan, baka naman pwedeng sa barangay level na lang yung community service. Alam mo yun, yung city pa mag-aasikaso. Dadalahan mo. Yes. Instead na, of course, meron din ng city sa proper siguro, eh, pag masyado marami, no? Meron, alam naman namin yung lugar na may maraming pasaway. Eh. Kasi kasama naman ng barangay. O kapitan, nakahuli ka ilan? 20. Diyan ka na lang. Ayusin na lang papel. Meron na kami mga forms na gagawin. Then mag-community service. Huwag mo nang dalahin dito sa bayan. Pero pag matigas talaga ulo, dalahin mo dito. Pag delinquent na. Talagang paulit-ulit lang. E di, kasuhan na natin. Batid din ang alkalde na may mga kasama sa mga nahuli
ay gumagawa lang ng mga gawaing bahay kaya't kailangan din silang intindihin. Umugid lang, nagsaing. Yung iba kasi hindi maintindihan. Bakit daw nagsasaing sa labas? Bakit daw kung magsasaing eh, ba't hindi sa loob ng bahay? Eh nasa labas yung saingan eh, kasi kahoy na eh. Hindi ka na pwede magsaing sa loob ng bahay mo na kahoy yung ginagamit mo. Wala nang pambili ng gasol eh. Mga maliliit na bagay, sana hindi na humantong sa hulihan. Alam mo yan, nagkakaintindihan naman eh. Makikita mo naman talaga kung nagsasaing. Tulad na lamang ni Tatay Francisco Reyes ng Barangay de la Paz, naabutan lang siya na inaasikaso mga gamit pang isda sa labas ng kanyang bahay nang hulihin. Eh bakit to kayo inul eh? Yung pasok ko sa amin oh, tinawag ko ko, sir bakit to? Hindi yung balati ko, hindi ko alam eh. Pumasok ko sa loob ng bakura namin, kasi may ginagawa ko na para pandagat. Dala ko, yung alis ko. Masabi sa akin eh, oh, ba't ang karga? Bigas ko, sir, pasesyon, hindi ko na maalam eh. Hinulin ako. At tulad ng inaasahan, tumatak at nagsilbing leksyon sa mga nahuli ang kanilang naging karanasan. Labot po ng lockdown sa labas. Bakit ka lumabas? Ano po, bibili lang po sana eh. Bibili na? Ulam. Tapos nahuli ka na, nabutan ka. Siguro naman, may aral na natuto. Meron po. Hindi na ulit. Hindi na po. Susunod na talaga. Susunod po talaga. At habang pinapaliwanagan ng mga nahuli ay dumating na ang mga taga Public Attorney's Office para sa pagproseso sa kanila. Under the Bayanihan Hilas 1 Act, may penal provision na ang penalty ay imprisonment of 2 months and or a fine of at least 10,000 but not exceeding 1 million pesos. Pero aside from that, kasi special law yan, yung revised penal code ang primary law na nag-govern dyan. Article 151, serious disobedience o kaya simple disobedience. Pag serious disobedience, ang penalty niyan is around 30 days and 1 month to 6 months. We call that sa batas ay arresto mayor. Yung simple disobedience naman ay arresto minor. One day to 30 days ang penalty. Yun lang. Ang bilin lang sa mga nahuli bago ang pagpapalaya sa kanila. Pag uwi niyo ang tahanan ninyo na inyong barangay, doon na lamang kayo sa bahay. Nakikiusap kami sa inyo. John Escocio, Radyo Inquirer, 990. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.